nagdumutang sa Senadong isang star witness na tumistigo laban sa muling katiwalaan ni Congressman Nabante. Sa kanyang testimonya, isiniwalat niya na ang malawak ng anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan na nagsasanggot sa kongresista at ilang mga kasabot nito. Ayon sa witness, matagal na raw umanong nagaganap ang mga ilegal na transaksyon, ngunit nagkaroon lamang ng pagkakataon na maibunyag ito sa publiko ngayon. Samantala, binanggit din ng testigo na si Vice Presidente Sara Duterte ay isa sa mga pangunahing palakid sa mga plano ng ilang pulpolitiko na makapangurakot ng malaking pondo. Inilarawan niya si VP Sara bilang matapang at hindi nagpapadikta dahilan kung bakit nagiging hadlang ito sa mga layuning pagnakaw ng pondo. Malaking issue ang kinakaharap ngayon ng mga opisyal na sangkot, lalo na't lumalaki ang ebidensyang laban sa kanila. Dahil dito, patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng mga senado ang mga susunod na hakbang na isisiwalat sa investigasyon. Testimonyo ng witness ay nagbigay daan sa mas malalim pang pagsisiyasat na inaasahang maglalantad pa sa iba pang tiwaling opisyal. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito, talay, oh. Talay, oh. You feel so uncomfortable. Do you confirm? Mm. Yes. And then recently you made mention na it was only once that I had this case with the ombudsman. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that... So may kaso sa ombudsman! Nama? May kaso pala to sa ombudsman! Yes, man ka nang yes. May kaso sa ombudsman. Oh, ito tuloy, oh. That you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am... Puta, protect yourself? yes. Bakit? May banta sa'yo? Puta, tanda mo na. For what? Bakit ipoprotect yung self mo? Scammer ka nga, eh. Ito talaga, Ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Mm. Do you agree with me? Patay ka dyan, hindi nagtatama yung script. Itong kongresistang buhaya na to, ba't ba ang mga kongresistang lalaki ng tiyan? Oh? Okay. Ang gusto niyang ipalabas, nasabihin ni Madam, na binabribe siya ng Office of the Vice President. Yun yung gusto niyang ipalabas. Ang problema, mukhang nadadalawang isip, sumunod sa script. Sabi ni Lola, magtagi na, bakit napunta dito? Ay, mabribe. Tingnan mo, yung expectation na nagtatanong sobra-sobra. Kita mo yung ngiti sa kanyang mga mata at sa kanyang mga bibig. Parang ang laki ng kumpiyansa niya na sasabihin ng matandang ito na binabribe siya ng Office of the Vice President. Ang problema nga ho, di man tumugma. Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Patayin na, no? Bribe na talaga yung envelope. Pabuntungin nga. Ito parang ang hirap na nang pinagawa sa akin, ha? ang tagal makasagot. Yung Ate Cherry to sa akin, yung lula mo, nag-iisip. Paano yan, lula mo? Hindi nasunod yung script. Magandang yung napabuntungin nga. Animal, puta, pahamak na talaga to. Ano man sasabihin ko dito? Kasi nag-a-assume na yung isa. Yung kongresista nag-a-assume, tatago yung asawa? Nagtatago yung asawa? Bribe-bribe kayong nalalaman, ha? Gustong ipalabas na bribe. Paano man yung lula ni Ate Cherry to sa akin, nag-iisip?
Dapat kulaprint mo na tol. Dapat sinabi mo la, iha. Pwede time out 1 minute. Call a friend muna. Eh naman sagot niya. Ang tagi na, hindi nagkatugma sila dyan eh. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use. Bribe. Because if... Or should I say... Animal! Ay! Loko nga kung resista ka, binaramagan, ha? It's harsh to see a word of bribe. Tapos binaragan, gago. Pinatungan agad. Parang yung nagsusulat ka ba? O yung, alam mo sa eskwelahan ba, no? Mga estudyante tayo ba? Ala, pabilisan tayo ng sulat. Sabi nga, kasi pag nabutan ka ng oras, buburahin sa blackboard yung sinusulat ng teacher. Naghahabol tayo, oh, naghahabol. Puntangin na, nagkamali ka. Ah, ang ginawa mo, yung mali mo, tinapalan mo na, tapalan agad natin. Kasi mahahabol tayo ng teacher, mabubura yung sa pisara. ito yung ginawa ni ma'am. Puntangin mo, hindi ganyan. Dapat sinasabi mo, yes, binabribe ka. Yeah, biglang patong eh. Sus, 1 minute suspension. Time out muna, coach. Dito pa lang, tol. Malalaman nyo mong script, hindi sila nagkatugma. O siguro, binigla lang si Lula na ito yung script natin, bibiglayan kita, sasabihin ko na, ibabribe ka. Ang sagot mo, bribe? Wag yun, no. Sige, guys. Kung itong lulang ito, scammer nga yung lolo na to eh. Lola eh. Kung determinado siya sa kanyang mga pinagsasabi, kutang ina, huwag mo akong patungan. Magsalita ako, makinig ka. Tinatanong mo ako, sasagot ako. Oh. Hayaan mo ako. Lumalabas, kinukots mo eh. Kinukots mo yung lula na gusto mong mangyari. Kung ano yung gusto kong mangyayari sa tanong, yan dapat yung sagot mo. Ang problema nga, tumutuli bagbag. Oh. Alay, oh. Palpak. Say, it is a means to influence your decision being the hope. Ah. Kumambyo. Hindi na bribe. Ah, kaya nagbigay ng pira para ma-influensyahan ang inyong decision bilang isang hope. Hoy, upaw, panuday, in town. Kumambyo na. Para ano, parang ma-influensyahan ka lang. Sasabihin mo, yes, nangungusap siya, oh. Taya, eye to eye sila dyan. You said yes to that? Parang ano? Parang, naghihintay ka ng tuko. Oh, parang ganun. 1, 2, 3. Anong pizza na? La, nanaginip ka pa rin, la? Gago na, tanda na, tinuruan yung magsinungaling. Ayan tuloy, binilangan. Sabi ni Pearly Bit na wala si Lula sa script. Baka bigla lang yan. Binigla sa dyan. Napunta naman sa bribery. Oh. You said it could be. I wish to manifest, Mr. Chair. Wow! Gago! Ang tanong mo, sagot mo! Lola, oto. Sabihin mo, it could be. Sabi rin niya, it could be. Tapos, sarado na agad! Sarado na bintana! Sarado na bintana! Uwian na, gagawa kayo ng bata! Sabihin mo, it could be! It could be! Oto ka lang, ha? Tapos, meron agad siyang conclusion! Okay, tingnan mo. Ah...
that on the story, on the narration of the resource speaker about this envelope she received and she refused to open until the same is donated from February 2023 to September 2023 is a means actually to influence the decision of our resource speaker being the one who approved. Hoy, sa'yo yan! Loko ng resista, loko ka, loko ka! Influence, magulat ka! Kasi, kung hindi yan, migos-migos, kung hindi yan, ano, scripted, yung tanong mo, no, yung tanong mo sa resource person, dapat, wala kang manifestation yan na sinusulat. Tama ho ba? Kasi pinilit mong pasagutin na it could be na ma-influensyahan yung kanyang decision bilang isang hope. So sabi, it could be. Sumagot, it could be. So ibig sabihin, kakasagot lang niya na it could be. At kalalaman din lang din ang nagtatanong na ganyan yung sagot niya. Tama ho ba? Parang ganito lang ho, manliligaw ako sa'yo. Ah, may manliligaw. Hindi alam ng manliligaw kung sasagutin ka ba or hindi. Huwag mong i-assume na sasagutin ka. Tama ba? Pero dito, ina-assume na niya na yung sagot ng resource person sa akin, ng isang kongresista, ay it could be din na ma-influensyahan yung decision niya bilang isang hope dyan sa DepEd. So ngayon, ina-assume na niya agad. Meron na agad siyang sinulat. Meron siyang manifestation agad na binabasa. Tingnan mo, binabasa niya. All the decision of the BAC in behalf of the DepEd Secretary. Tama po ba, ma'am? Ito na naman. Ganyan naman. Di ba binabasa niya yung una bago natin ma-play? Ito na naman. Napaisip na naman. Ito na naman. Tingnan mo si Ron sa sagot. Siya din na naman uli. There was only one instance that I could recall na ano, but there was no one spoke to me about well, there was an instance where I tried to let putang ina no. Yung congresswoman, no? Napakamot sa tahinga. Tumingin sa script, putang ina, hindi yan nakalagay sa script. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo, tiningin niya niya yung script niya. Ay, nalula ka talaga, la. Mahirap magsinungaling talaga, la. Alam mo, magpagsinungaling ka, makalimutan mo talaga yan. Pero pag hindi ka nagsisinungaling, di mo kalimutan. Tingin niya sa sip, kamot sa tayo nga, puta nga na to, hindi ito yung pinagmitinga namin, ha. Tingnan mo si ma'am, si madam, naka-green. Mag-green rin ka pa, ha. O, tinignan niya yung binabasa niya. Puta nga na parang, sabi saya ba ng yamid? Hindi yan. Binasa niya, puta, hindi nga yan. Talay-talay. Let a bidding lapse. Napangiti na, napangiti na kongresista. Wala na ikis, walang kwenta, mali. Napangiti na siya, puta, ina, walang kwenta, mali. Hindi yan yung dapat na sagot. Siguro, after ng ano yan, ng hearing, wala. Nagkukurom-kurom siguro sila. Hindi ganyan, sablay tayo. I ended up signing it because there was a protest. Wala na! I'm not comfortable discussing it. But I wish to state for the record, Mr. Chair, that... No. With the narration of our resource speaker, she earlier manifested that she believes that those envelopes are means to influence her decision as hope. Hey, sa'yo galing yan! Narinig nyo ba? Narinig nyo ba na sinabi ng
resource person na yung sobre para ma-influensyahan yung aking position, decision ko bilang isang hop. Narinig nyo? Narinig nyo sa lola? Di ba wala? Saan nyo narinig? Siya nagtatanong. Siya nagtatanong, siya yung sumagot. Olol! Puntay ina na yan. Lola, ha? La! La! Ang tanda mo na la, huwag ka nang bumalik la. Kasi la, pag bumalik ka la, pagpista na naman namin ngayon la, uli la. Okay. Maliwanag. Sablay ang script. Kita mo sa facial expression na talagang hindi komportable din yung lula sa kanyang mga sagot. Pati yung nagtatanong, yung congresswoman na yun, hindi rin siya komportable sa sagot ng lula. Kaya ang ginawa niya, pinapatungan na agad, binabara na agad, dinaharangan, sinisingitan na agad niya, at gusto niyang iparating talaga na binabribe ni Inday, pinimpluensyahan ni Inday itong hop-hop na ito sa kanyang desisyon. Kaso, walang na-established. Ang nakikita po natin ay puro kasinungalingan. Nalaman ng taong bayan, sablay ang script. Kailan ba nagiging 9 months ang February to September? Kailan ba? Kailan ba? Magkakaroon ka ng isang idea sa isang bagay na niminsan hindi mo nasisilayan. Niminsan hindi mo nabubuksan. Manghula ka. O paano yun? Ang hula mo mali. Ito. Patuplok nga guys. Ito yung banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo po itong lula na ito. Puwera gaba ha. La, excuse me la ha. Nire-respeto namin kayo bilang isang lula. Kasi senior man yan. Pero pagbigyan mo kami la, nasasagutin namin la yung inyong ginagawa dyan sa kongreso. Kasi halatang halata yung script ninyo mga sablay. At syempre, di naman po pwede na si Inday Sara hindi sasagot. Pinaratangan ho ninyo eh, na nagbigay daw ng 50,000 ang opisina ni Inday. O tingnan mo ha, pakinggan natin ang banat ni Vice President Inday Sara. Ito yung tunay. Wow. Ano bang klaseng pagkatao yung resource person ng mga kongresista? Tingnan mo ha. Napapansin ko talaga itong mga naninira sa mga Duterte. Yung mga resource person nila, kung hindi kawatan, kung hindi ex-convict, kung hindi PDLs, kung walang kung hindi durugista. Ay puta, may kaso. May kaso sa ombudsman. Mga bad record, ika nga. Sambayan ng Pilipino, makinig kayo. May mga bad record ang mga witness na kinukuha ng mga buhaya sa Kongreso laban sa mga Duterte. Paano sila paniwalaan ng taong bayan sa kanilang kasinungalingan? E pag nagsisinungaling, halata daw sinungaling, matitris mo na agad eh kung paniwalaan ba natin yung tao, yung kredibilidad. O ito, pakinggan natin si Inday Sara kung ano ang nangyayari talaga sa taong ito at anong klaseng pagkatao. Ito po. Ma'am, si ano po ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, eh mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, all due respect ma'am, sabi po, eh mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romales. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes, pagbibigyan. Teka lang. Mukhang mali yan. Sorry, ito, mali. Mamaya na yun, mamaya. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing house probe. Actually, a minutes ago, former DepEd Undersecretary
Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate. Health Orchestrate Positive Learning. Adept Ed Project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Mm-hmm. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ₱16 million sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Okay! Scammer! Nag-solicit ng ₱16 million itong matandang paurong na nagpagamit sa mga buhaya gamit ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte na walang pahintulot sa DepEd. Paano yun? Bulilyaso kanay. Sana tumahimik ka na lang siguro, Nay, eh. Dapat meron ka daw dapat papel, Nay, na ipapakita sa sinasabi mo. Ang laki niya na, 16 million. Solicit, ha, yung term na ginamit. Ulitin ko, solicitation without approval, without prior consent, galing kay Vice President Inday Sara Duterte. Walang alam si Inday. Pati yung Office of the Vice President, walang alam. So, ibig sabihin, gumagalaw itong matandang ito. Gumagalaw ng sariling mundo, may sariling mundo. May sariling diskarte para magkakaroon ng kapagpipirahan. Anong gagawin mo na yun sa 16 million? Ito ha, 16 million. Okay, tuloy. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Mm-hmm. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, mm-hmm, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin. Mm-hmm. Mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. Mm-hmm. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar na bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant. Mm-hmm. Yeah, ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung... Ginawang executive assistant ni Lula. Sumagik, magkuntsaba na sila. Nag-hire! Ha? Nag-hire! Teka, punta. Alika dito. Oh, bakit? Alis ka dyan. Dito tayo. Anong gawin natin? Gawin kitang executive assistant. Tapos gawa tayo pira. Bulilyaso kayo. O, tuloy, o. Bumalik ka pa sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Mm-hmm. Totoo daw. Nasa HR. HR pa. Mm. Mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na
there is loss of trust and confidence. Mm. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Okay. So, ang gusto ni Inday, kasi nahuli ni Inday, naka-strike to, ipa-fired kita. Tatanggalin kita sa pwesto. Nakiusap yung matandang sinungaling, scammer. Anong pakiusap? Mm. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. Mm-hmm. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled. So, nag-request na, baka pwede pag-retired na lang ako. Kasi matanda naman, mabait pa si Inday. Kasi pinag-retire. Kasi kung pinard ni Inday yun, dahil sa kasong nakita ni Inday, wala siyang benepisyo. Tama ba? Yung 40 years in service sa pagiging scammer, putang. ilang DepEd secretary na kala niya na biktima? Kasi mantakin mo ha, hoy, 40 years sa DepEd. Si Inday Sara lang nakadiskubre ng mikos-mikos niya. Scam. Ilang milyon ang nakulimbat niya nito sa loob ng 40 years. So, ibig sabihin, hustler na ito. Sanay na, bihasa na ito. Mang-i-scam diyan sa Departamento ng Edukasyon. It so happen, nagiging DepEd Secretary si Inday, nahuli siya dito. Siguro matagalan niyang ginagawa ito. Matuloy, oh. Former DepEd employee. Mm. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya. Ano sabi ni Delight? 2 years lang sa DepEd? 2 years lang ba? Sabi ni Chihuahua, 40 years na daw eh. Kasi 65 na. 60 plus na ang edad. 40 years na daw ni Chihuahua. So mali na naman ang script. Ah, sige, mamaya, meron tayong ipiplay muli. Linawin natin. O, tuloy, o. Ayoko, factual lang ako, ha. Mm. Ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero, when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. Mm. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one. Okay, 40 years sa government, 2 years sa DepEd. So, 40 years na pagiging scammer niya. Puta, no? De million-million pala talaga ang ano nito. Million-million talaga ang ano niya, ang nakulimbat na sanay siya sa ano, scam. So, tatanda na sa gobyerno, 49 years sa government. O, 2 years. Basta scammer. Yung na yun. Ayun. So, one of those times, one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami. Very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Mm. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Mm-hmm. Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang attitude ng lulang ito ay naninira. Naninira ng kapwa. Parang crab mentality style niya. Sisirain niya yung kasamahan niya para bumango siya sa kanyang ano, sa kanyang superior. Parang ganyan yung ugali. Anong ugali to? Ay, siraan ko to para sasabihin na kakampi ko si itong superior ko. Pero hindi niya alam, yung superior niya, Duterte, hindi basta-basta naniniwala, edi, imbis na mapaganda yung buhay niya sa DepEd, napasama pa.
napasama pa. Oh, kasi magsusumbong ka man. O, eh, demonyeta ka pala. No? Oh, sabi ni Rosana del Rosario, sip-sip. Traitor kang lula ka. Ang ilita kaya mga ugali ng House of the Crocodiles. Sinisiraan yung kapwa para sabihin siya yung tama. Parang nangyayari kay Inday. Sinisiraan si Inday para kuno magiging tama yung ginagawa ng mga bangag. Nasa Senado siya ngayon. One of the offices of the senators din nandiyan yan siya ngayon. Mm-hmm. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin, sige na siya atake. Ina-atake mm-hmm. niya si Michael Poa, si Reynold Munsayak, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP in relation to that. Okay. So, ibig sabihin, ang word pa nga ginamit ni Day Sara, pinalayas namin eh. Hindi niya matanggap na pinalayas namin. So, hindi totoo na nag-resign siya, kundi sinipa siya dahil merong kababalagang ginawa sa DepEd. Baka siya yung may pasimuno na yung mga teacher na dididakan nang hindi alam ng mga teacher. O at least, masaya yung mga teacher ngayon, wala nang deduction. At nasa Senado, sinong senador ang pinagsilbihan niya ngayon? Pag tinignan, puro mga kalaban ni Desara yung mga nasa Senado ngayon eh. Ang mortal itong si Hontivirus. Di ba kaya kay Hontivirus? Siya nagtatrabaho sa Senado. Kung ipatawag to sa Senado, conflict of interest. Kasi nasa Senado man at alam na pala ni Inday Sara lahat. O tuloy o. Since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Munsayak. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd niyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that Peters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawa. Okay, fired out talaga yung word na sinabi ni Inday Sara. Ibig sabihin talagang sinipa ito, itong lulang ito. Tuloy, Day. Rason na yun, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, huwag yan sa teaching position, pero that person is holding a teaching position. Pato, mikos-mikos, no? Huwag ilagay sa teaching position, pero yung tao naghawak ng teaching position. My God. Oh, ito yung sagot ni Lula. Ito maganda. Saka na natin ipalabas yung ebidensya ni Inday. Oh, ito muna, yung sagot ni Lula. Balik tayo doon sa sobre, ha? Sobre 9 months na 8 months. Intact, hindi nabuksan. Never been touched. Never been case, but totally damaged. Oh, ito na. Sagot. Sagot ng mga buhaya. Sagot ng tingog partiles ni Tambaloslos.
sa banat ni Inday Sara. Teka lang, ito ba yun? Ah, ito, pakinggan natin. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but... Atete! Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!